Hindi lang po pangit tignan at kung hindi man magpagmulan ng disgrasya ang mga poste ng kuryente na nasa gitna ng mga pinalawak ng mga kalsada. Kaya dismayado ang ilang senador dyan. Ang sagot naman ng Department of Public Works and Highways, may pondo sila para sa paglipat ng mga nakaharang ng mga poste. Nakatutok si June Veneracion. Sa mga road widening project, karaniwan na ang ganitong sistema. Papatagin ang gilid ng kalsada para lumuwag, pero iiwasan ang poste ng kuryente. Kaya kapag natapos ang proyekto, nasa gitna ng bagong daan ang nakatayong poste. Noong 2018, nag-viral pa sa social media ang limang poste na nooy nasa gitna ng isang kalsada sa Pulilan, Bulacan. Naging delikado daw ito para sa mga motorista, lalo na tuwing gabi. Kalaunan ay inayos na rin ang mga poste. Ang mga ganyang problema, naungkat sa hearing ng Senado para sa budget ng Department of Energy kahapon. Pumunta ka lang yan mula sa Manila hanggang sa Tagaytay. You will see widened roads not completed with huge gaps because of electric posts. Or if it is completed, you cannot pass through it because the electric post stands in the middle of the widened road. Di ba ho, dapat in the proper order of things, dapat bago mag road widening, ilipat muna nila yung poste. Kasi di ba, isipin niyo ho, gawa na yung kalsada, iuusog yung poste, so may butas doon ngayon na kailangan buhusan ng semento. Kung dismayado ang mga senador, lalo naman ang mga ordinaryong mamamayan, na araw-araw nakikita ang nilawagang kalsada, pero hindi naman madaanan. Ngayon, tingnan nyo naman, nonsense. Asan yung ginastos? Walang silbi dahil hindi pinalisto. Kalokohan po talaga yan. Madalas matraffic sa bahagi na ito ng Quirino Highway, lalo na kapag gabi. Kaya naging solusyon, luwagan ang daan. Niluwagan nga, kaso naiwan naman ang mga poste ng kuryente sa gitna ng daan. Kaya hindi magamit-gamit. Hindi na nga magamit. Takaw aksidente pa. Sa isa pang lugar sa Quezon City, inireklamo ang mga posteng nasa gitna ng daan dahil nagiging bitsa raw ng aksidente. Yung kasama na namin dyan, disgrasya eh. Ano? Naano sa gutter, may gutter yan dati. Oh. Nasimplang, nasugat yung ulo yun eh. Kailangan talaga matanggal yan kasi nasa gitna eh. Sabi ng Department of Public Works and Highways, meron ng budget para sa paglilipat ng mga nakaharang na poste. Ang gusto talaga namin ilipat na dahil sayang lang yung kalsado kung meron pang nakatiwangwang na area. Pero syempre, naiintindihan din namin kasi kailangan ng importante din yung coordination sa local utilities dahil pag tinanggal yan, mawawalan pa ng kuryente. Sabi naman ng Meralco, iilan na lang daw ang mga poste nilang hindi pa naililipat. Kapag malalaking proyekto, Meralco na raw ang sumasagot sa gastos para rito. Kuminsan di agad nasasabi sa amin, kumbaga, nauuna yung proyekto bago kami naabisuhan na yun pala tapos na. As far as Meralco is concerned, as long as it is brought to our attention, we work it out immediately. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.